Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pitong araw po matapos nating ipagdiwang ang dakilang kapistahan ng maringal na pag-aakyat sa ating mahal na ina sa langit, ang Assumption. Ngayon naman po ay pinagdiriwang natin ang pagiging reyna ng ating mahal na ina, Queenship of Mary. Bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at hilingin natin ang awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kaming lubos niyang idinadalangin ay makarating ng maluwalhati sa iyong paghahari sa iyong mga supling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngala ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngala ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit
ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkagulami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banalang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi at pagbati rin at pagbabasbas para sa mga kapwa nating deboto na nakatutok sa atin sa iba't ibang social media platforms po ng Quiapo Church. Ang pagpapala ng Poong Jesus Nazareno ay sumain nyo saang dako man kayo ng Pilipinas o nang saang dako man kayo ng mundo. Sa ilang misa ko po simula kaninang umaga hanggang kaninang hapon sa ilang mga pavilions po
ng National Center for Mental Health, dahil ako po ay chaplain doon, ano, tinanong ko sila, ano ang unang pumapasok sa isip ninyo kapag ka narinig ninyo ang salitang Reyna? Common ang mga sagot nila, unang-una, kagandahan. Ano? Sabi ko sa kanila, so paano kapag ka hindi ka maganda, hindi ka na pwedeng maging Reyna? Unfair. Pero syempre, biro lang yon sa kanila, no? So kagandahan. Kasi siguro, ang pananaw natin sa mga Reyna ay parang yung mga beauty queens. Hindi ba? Kagaya ng mga kababayan natin na talaga namang namayagpag sa mga beauty contest, kagaya ni Gloria Diaz, ano, ni Catriona Gray, ni Pia Wurtzbach, ang mga iba pang mga beauty queens na Pilipina. Kasi siguro yun yung nakikita natin kung paano maging Reyna. May ganda. Ang ilan naman nagsabi sa kanila, kapangyarihan, no? Power. Ibig daw sabihin, sabi ni isa kanina, kaya nga sila may corona kasi simbolo ito ng kanilang kapangyarihan. Hindi ba? No? Eh, may isip natin talaga naman sa mundo, no? Eh, yung mga Reyna na nakilala at inabot pa natin yung iba, hindi ba? Sa Inglaterra, no? Kagaya po ni Queen Elizabeth II, na siya namang pinakamahabang nagsilbi bilang Reyna ng Britanya, no? Na 70 years. Kaya tayo rin, kakilala rin natin si Queen Elizabeth. Ano? At ilan naman ang nagsabi sa kanila, kapag Reyna, ano, ay may kayamanan. Na sinisimbolo naman siguro ng kanilang mga marangal at mararangyang mga damit. No? Kanilang mga alahas, no? At lahat ng yan. No? Sabi ko, paano kaya yung pagiging Reyna ng ating mahal na ina? Le-level ba ito sa mga iniisip natin na pagiging Reyna? Yan ang pagninilayan natin ngayong gabing ito habang ipinagdiriwang natin ang paggunita sa pagiging Reyna ng ating mahal na ina. Alam niyo po, 1952, nung ginawa ni Pope Pius XII na maging kapistahan o pag-alala, paggunita ang pagiging Reyna ng ating mahal na ina. Bakit daw? Kasi maraming daang taon na dinarasal at kinakanta yung panalangin Salve Regina, Hail Holy Queen. So ibig sabihin, dapat magbigay din tayo ng pagpansin sa pagdiriwang sa ating mahal na ina bilang Reyna ng langit at lupa. No? Pero ano nga bang importante na mas matandaan natin sa pagiging Reyna ng ating mahal na ina? Ito ba ay tungkol sa pagiging maganda? Ito ba ay tungkol sa pagiging makapangyarihan? Ito ba ay tungkol sa pagiging mayaman at pagiging sikat? Hindi po. Malayong malayo ang pagiging Reyna ng ating mahal na ina. Siguro unang-una po sa lahat na dapat nating tandaan bilang mga deboto at bilang mga anak ng Diyos at kapatid ni Jesus, si Maria o ang kanyang pagiging Reyna ay hindi kailanman maihihiwalay sa pagiging hari ni Jesus. Pag pinag-uusapan si Maria bilang Reyna, hindi ito iba o hindi ito hiwalay. Dapat dalhin tayo nito sa katotohanan na si Jesus ang hari ng ating buhay. That is why we also celebrate Christ the King. Hindi ba? Kaya yung pagiging Reyna ni Maria ay malinaw na galing sa grasya mula kay Jesus na ibinigay sa kanya ng Panginoon na narinig natin ngayon sa ating Ebanghelyo kung saan si Anghel Gabriel ay nagbalita sa kanya na siya ay magiging ina ng anak ng Diyos. Malinaw din na sinabi na ibibigay kay Jesus na siya namang lalamanin ng kanyang sinapupunan ang trono ni David at siya ay maghahari sa kanyang angkan magpakailanman. Walang hanggan ang pagiging hari ng ating Panginoong Jesus. Kaya si Maria nakibahagi dito. Isang gampanin na sa ating mahal na ina lamang ibinigay. No? Si Maria bilang Reyna hindi maihihiwalay sa pagkahari ni Jesus. Kaya naman siguro magandang pagmumulat sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga deboto ng ating mahal na ina. Dito po sa atin sa Quiapo, ano ang ating imahen, ano? Nuestra Señora de Buena Hora.
Walang masama na mamintuho. Walang masama na magdasal kasama ng ating mahal na ina. Pero ano ang nais ng ating mahal na ina? Lagi tayong ilapit kay Jesus. Kung yung ating pagdedebosyon sa ating mahal na ina bilang mga Marian devotees ay yun na lang ang iniisip natin at hindi naman tayo na ilalapit nito sa ating pananampalataya at pagmamahal, hindi lumalalim ang pagmamahal natin kay Jesus, aba dapat tanungin natin ang mga sarili natin, tama pa ba yung devotion natin sa ating mahal na ina? Baka mismo ang ating mahal na ina, pag nasa lubong o nakita tayo, eh baka paluin tayo sa puwet, uy, hindi sa akin ang spotlight, dapat kay Jesus. Kaya nga ang mga imahe ng ating mahal na ina, lalo yung may tangan-tangan na imahe ni Jesus, hindi ba? Hindi po pwedeng nasa likod si Jesus. Hindi pwedeng nasa gilid lang si Jesus. Kung hindi ipinapakita sa atin ng mahal na ina, si Jesus. Ang ating mahal na ina, inilalapit tayo kay Jesus. Yan yung mahalagang gampanin ng ating mahal na ina na wag nating kalilimutan habang inaalala natin siya bilang reyna. Ang ilapit tayo kay Jesus. Gayun din naman, no? Isa sa mga nagpaging reyna sa ating mahal na ina ay hindi nga yung kayamanan, karangyaan at kung ano-ano pa na nandito sa mundo. Ngunit ang kanyang kababaang loob at pagsunod sa Diyos ang siyang naging susi upang igawad sa kanya ang biyayang ito na maging reyna. Kung si Jesus ang hari ng ating buhay, maaari din nating sabihin siya ang reyna ng ating mga buhay bilang mananampalataya. Dahil nais nating tularan ang kanyang kababaang loob. Anong sabi ni Maria pagkatapos ng tagpo na siya ay binalitaan ng anghel? Sa kabila ng kanyang mga takot at pagdududa, ang nasabi lamang ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ito yung nais nating gayahin, tularan sa ating mahal na ina, ang kabukasan ng kanyang loob at ang kanyang kababaang loob na nais mapangyari palagi ang kalooban ng Diyos. Oh? Yan ang maganda sa ating mahal na ina. Yan ang tutularan natin sa kanya. Hindi man tayo maging mga hari o reyna sa ating mga panahon o sa ating mga buhay, alam natin na magiging katangi-tangi ang pagtingin sa atin ng Diyos kung tutularan natin ang kababaang loob ng ating mahal na ina. Mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hilingin natin itong grasyang ito. Samantalang ating pinararangalan at hinihingan ng tulong ang ating mahal na ina sa ating mga panalangin at mga kahilingan, hilingin natin na sa tulong ng kanyang paggabay, mailapit tayo kay Jesus. At higit sa lahat, kagaya niya, ng may kababaang loob, piliin natin lagi ang kalooban ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at naghatid sa Kanya sa maluwalhating trono sa langit. Ipaalam natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan sa tulong ni Maria. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway magpatotoo ang simbahan sa mapagligtas na pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga pamahalaan, naway makinig sa tinig ng Diyos sa simbahan, nananawagang sugpuin ang hindi pantay-pantay na paglago ng pangkabuhayan na siyang namamayani sa pagitan ng mga tao at mga bansa. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria,
naway maging matatag tayo sa pananalangin at sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga dukha at may sakit, naway makatanggap mula sa bayan ng Diyos ng tulong at pagtataguyod na kailangan nila. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga namatay kasama ni Kristo, naway muling buhayin kasama niya sa isang bago at ganap na buhay. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng aming Reyna, ang pinagpalang Birheng Maria, ipagkaloob mo ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayong ginugunita si Mariyang Mahal na Birhen ay nakikiusap na saklolohan sana kami nang naghain ng kanyang kalinis-linisang paghahandog ng sarili sa krus. At ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay sa paggunita kay Mariyang Birheng Mahal, ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nilulwalhati ka na.